Sinabi nga ito ni James Harden matapos nga ng very unexpected na ejection niya kanina sa laban. Pero bago yan, ito muna ang sinabi ni Brian Windhorst patungkol nga dito kay LeBron James at kay Dillon Brooks. Yung sinabi daw ni Dillon Brooks kahapon na pangtatrash talk dito nga kay LeBron James, mga idol, na matanda na nga daw at hindi niya nga daw nirerespeto ito hanggat hindi siya iniskora ng 40, ay sinabi nga neto ni Brian Windhorst na ito nga daw ay isang trap. Isang trap nga daw ito ng team ng Memphis Grizzlies nila Dillon Brooks na gawin si LeBron James na maging aggressive at umiskora. At yun nga daw ang gusto ng Grizzlies na mangyari. Sabihin nga daw natin ang gusto nating sabihin kay Dillon Brooks, pero he is savvy nga daw, matalino. Ito nga daw yung mga ginagawa ni Draymond Green sa kanyang karera dahil matalino nga daw itong si Draymond Green. At kung isa-summarize na nga lang natin itong pagkahaba habang sinabi ni Brian Windhorst, mga idol, ang sinasabi niya dito, gusto nga daw ni Dillon Brooks pati na rin ng Memphis Grizzlies na itong si LeBron James ay tumira pa ng mas marami. Dahil mga idol, pabor nga daw yon sa Memphis Grizzlies. Kung magpo-focus itong ang si LeBron James sa scoring nang dahil inaasar neto ni Dillon Brooks at patutunayan niya ang kanyang sarili at hindi niya na i-involve ang kanyang mga teammates. Well, I think mga idol, yes, tama naman itong sinabi ni Brian Windhorst, pero ang hindi tama dyan ay I don't think na kakagat dito si LeBron James dito nga sa pang-trash talk neto nga ni Dillon Brooks. For sure mga idol, alam neto ni LeBron James itong taktika na ginagawa nga neto ni Brooks pati na rin ng Grizzlies. And for sure mga idol, hindi siya magpapatihulog dyan. Napakatagal na neto ni LeBron James sa NBA and for sure nakita niya na ang lahat ng klaseng game plan on the court and off the court. Siguradong alam niya itong maitim na plano neto ni Brooks pati na rin ng Grizzlies na pinayag neto ni Brian Windhorst. And for sure mag-i-stick sa game plan yan itong si LeBron James para nga manalo ang Lakers at for sure hindi niya i-entertain itong ang mga pinagsasasabi neto ni Dillon Brooks. Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin ang naging payag ni James Harden matapos nga sa i-eject ng referee. Well mga idol, sinabi ni James Harden sa post-game interview na hindi niya naman daw tinamaan sa private area itong si Royce O'Neal. Tsaka kapag nga daw sobrang dikit ng isang player sa iyo sa depensa, ay natural lang naman daw na gamitin mo yung iyong offhand para ilayo sa iyo kahit gaunti yung defender. It's a natural basketball reaction nga daw ayon kay James Harden. Hindi niya naman daw talaga tinamaan sa maselang bahagi itong player na bumantay sa kanya. Hindi nga rin daw tama yung naging parusa sa kanya na flagrant foul number 2 na nagresulta sa ejection. At ngayong playoffs nga daw this year ay merong mga pangyayari na mas malalapad dito sa ginawa ni James Harden, pero hindi nga daw flagrant foul number 2. Panay 1 nga lang daw. Kaya naman mga idol, hindi matanggap ni James Harden ito ang naging parusa sa kanya. Tapos hindi pa nga rin daw siya binigyan ng explanation ng referee kung bakit siya in-eject sa laban. At actually nga daw hindi niya nga daw akalain na siya ang may foul doon. Inulit pa nga ni Harden na natural basketball reaction lang yon na medyo itulak nga ang player na sobrang dikit sa'yo. Hindi niya naman daw sinigo or talagang sinadya na tamaan itong si O'Neal sa kanyang private area. Kaya nga hindi pa rin makapaniwala si James Harden at hindi na nga daw dapat maulit itong ganitong klaseng ejection katulad sa kanya. And yes mga idol, tama naman niya si James Harden. I don't think flagrant foul number 2 ang tamang parusa dyan kung hindi number 1. Kung eto nga si Joel Embiid mga idol na intentionally sinipa nga eto nga si Claxton sa kanyang private area ay hindi na eject, flagrant foul 1 lang. E paano pa itong kay James Harden, di ba? Pero kung kayo nga mga idol ang tatanungin sa inyong opinion, sa tingin nyo ba tama lang ang parusa kay Harden na flagrant foul number 2 or dapat 1 lang ito?